Isa sila sa mga founding members ng PBA noong 1975. 13 kampyonato ang kanilang nakamtan, kabilang na dito ang 2 Grand Slam. Tumagal naman ng 9 taon ang kanilang pamamalagi bago tuluyang lisanin ang liga noong 1984. Samahan niyo akong balikan ang nakaraang panahon at katanyagan ng koponan ng Crispa Red Manizers at kamustahing muli ang mga dati nilang manlalaro. At sana huwag niyo ding kalimutang panoorin ang iba pang teams na ating nakamusta na. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. At kung sakaling magustuhan niyo ang ating segment ay ilike niyo lamang ang video at mag-subscribe sa ating channel para makasama ka sa lahat ng pagbabaliktanaw natin sa nakaraan ng Philippine Basketball. Nag-umpisa po ang kasikatan ng Crispa Red Manizers noong mga panahon ng MICA or Manila Industrial and Commercial Athletic Association. Ito ay kinabibilangan ng mga players na sina Reynaldo Alcantara, Rudolf Hutch, Ernesto De Leon, Rodolfo Soriano, Danilo Florencio, Gianni Revilla, Adriano Jun Papa Jr., Rolando Patricio, William Boggs Adornado, Virgilio Abarrientos, ito po ang tiyuhin ng future PBA MVP na si Gianni Abarrientos, kasama din sila Danilo Pecache, Domingo Celes Jr. at Ray Franco. Panahong 1973 nang maakusahan ang ilang miyembro ng team na nagbebenta ng laro. Dahilan naman upang mapatawan sila ng lifetime suspension sa liga. Matapos nito ay minabuti ng may-ari ng team na si Danny Floro at ang kasalukuyang head coach na si Virgilio Dalupan na kumuha ng mga varsity players mula sa iba't ibang eskwelahan. Dito ay nakuha na nga nila sina Atoy Ko, Abet Gidaben, Philip Cesar, Bernie Fabiosa at Freddy Ubalde. 1975 naman nang sumali sila sa kabubukas pa lamang na liga na Philippine Basketball Association or PBA matapos ngang magsara ng MICA. Sa unang 2 komperensya ay lagi silang tinatalo ng powerhouse team ng Toyota na kinabibilangan nila Francis Arnaiz, Ramon Fernandez at Sonny Jaworski. Ngunit nakabawi naman ito noong 3 komperensya at 5 sunod-sunod na kampyonato na ang kanilang nasungkit kasama na ang kanilang kauna-unahang Grand Slam. Sa mga panahong ito ay isinilang ang tinatawag na Crispa Toyota Rivalry kung saan laging nagiging mainit tuwing magtatapat ang 2 naglalakasang koponan at madalas nga ay nauuwi pa sa awayan. Ngunit bahagyang pumaram ang ningning ng kanilang kasikatan nang may mga taon na kahit isang kampyonato ay wala silang nakamtan. Sa mga panahong ito ay nagkaroon ng pagbabago sa coaching kung saan pinalitan si Dalupan ng dating coach ng UTEX na si Tommy Manotok. Sa pangunguna ni Tommy ay muli silang nagpasok ng mga batang manlalaro kagaya nila Bay Cristobal, Elpidio Yoyoy Villamin, Padim Israel at Mon Cruz. Muling nagbalik ang lakas ng team at taong 1983 nang angkinin muli nila ang Grand Slam. Pangalawa ito sa kasaysayan ng koponan at ng liga. Ngunit kagaya ng maraming magagandang kwento, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Taong 1985 nang tuluyang maibenta ang kanilang prangkisa sa kumpanya ng Filipinas Shell, ito na po ang naging bagong koponan sa PBA na Formula Shell. So narito po ang ilan sa kanilang mga dating manlalaro at ating aalamin at kakamustahin ang kanilang mga buhay matapos ang kanilang basketball career. Bernie Fabiosa. Ang primerong point guard ng koponan ay naglaro sa team na ito sa buong panahon na inilagi ng koponan sa liga bago nagpalipat-lipat ng team at nagretiro naman noong 1991. Siya po ngayon ay naninirahan na sa California, USA bilang isang Uber driver. Philip Cesar. Ang 1980 Most Valuable Player ay dito nag-umpisang sumikat bago naglaro sa 3 iba't ibang teams pa sa PBA at nagretiro din noong 1991.
Nalinya muna ito sa pagko-coach bago naman pinasok ang mundo ng politika at naging busy alkalde ng siyudad ng San Juan. Sa ngayon naman ay siya ang nagsisilbing head coach ng Koponan ng Manila Stars sa MPBL. Abet Gidaben. Ang two-time MVP at star center ng CRISPA ay dito rin naglaro mula 1973 hanggang 1984. After nito ay walong iba't ibang koponan pa ang kanyang pinaglaruan bago naman tuluyang nagretiro noong 1995. Matapos nito ay pumasok ito sa pagninegosyo na hardware at noong mga nakarang taon nga ay dumanas ito ng stroke at kasalukuyan pa ding nagpapagaling. Danny Florencio. Ang original Skywalker ay naging bahagi naman ng Koponan noong mga panahon ng Mika ngunit sa iba't ibang mga teams na naglaro noong panahon ng PBA. Kabilang ito sa 25 greatest PBA players at PBA Hall of Famer din. After nitong magretiro noong 1983 ay nagtrabaho at nanirahan na ito sa California sa Amerika. 2018 naman nang mag-suffer ito ng stroke na kanya namang ikinamatay. Padim Israel. Ang miyembro ng 1983 Grand Slam team ng CRISPA ay apat na seasons naglaro bago nalipat sa tatlo pang teams at nagretiro naman noong 1992. Isa na pong ganap na pastor ngayon si Padim Israel. Fortunato Atoy Ko. Ang tinatawag na Fortune Cookie ang isa sa pinakamatagal na naglaro para sa koponan na ito. Kasama din siya sa 25 greatest PBA players at Hall of Famer din. Kasama din siya sa dalawang Grand Slam ng Koponan ng CRISPA. After nitong magretiro noong 1988 ay nalinya naman ito sa pagko-coach at sa pag-aartista. Sa kasalukuyan po ay nagsisilbi itong commissioner ng UNTB Cup. Freddy Hubalde. Ang 1977 Most Valuable Player ay isa rin sa mga pinakamahusay na player na naglaro para sa team na ito. Parte din siya ng dalawang Grand Slam at kanilang 13 kampyonato. 1990 nang huli itong maglaro bago tuluyang nagretiro. After nito ay nagtrabaho at nanirahan na ito sa New York sa Amerika. William Boggs Adornado. Isa sa mga pinakasikat na naglaro para sa koponan na ito at ang kauna-unahang back-to-back MVP ng liga. Si Adornado ang naging main scorer ng team noon bago ito nagtamo ng injury na nagpahinto naman sa kanya ng halos 2 taon at nagtulak nga para ma-trade siya sa ibang koponan. Marami ang itinuturing siya noon na pinakamahusay na player na naglaro para sa team ng CRISPA. 1987 nang ito ay magretiro at napasok naman sa linya ng pagko-coach. Sa kasalukuyan po ay bahagi siya ng coaching staff ng Blackwater Elite sa PBA. Samantala, narito pa ang ilan sa mga naging manlalaro ng CRISPA Red Manizers. Ang kauna-unahang player na nakascore sa PBA, si Gregorio Joy Dionisio. Arturo Bay Cristobal. Matapos magretiro ay naging referee ng liga bago naman naging coach at commissioner sa NCAA. Jose Bernardo Joy Carpio. After niya pong magretiro sa paglalaro ay nagtrabaho po ito sa gobyerno at parte ng Commission on Elections. Lim Eng Beng. Nasa twilight na siya ng kanyang PBA career nang maglaro ito para sa team ng CRISPA bago lumipat sa liga ng PBL kung saan naging playing coach pa ito. Naging aktibo pa siya sa mga Filipino-Chinese Basketball Leagues at noong taong 2015 ay pumanaw ito matapos makipaglaban sa sakit na liver cancer. Naglaro din sa team na ito ang kapatid ni Philip Cesar na si David Cesar. Rudy Distrito. 2 taon lamang itong naging player ng team bago naman nagpalipat-lipat ng mga koponan. After ng kanyang retirement ay nanirahan na ito sa Amerika ngunit nahatulan namang mabilanggo. Sa ngayon po ay naninilbihan ito sa ligang MPBL bilang kanilang head of security.
Billy Ray Pate. Ang dating NBA player naman ay unang naglaro bilang import sa team na ito noong 1983 at sa tulong niya ay nakuha nila ang kanilang pangalawang Grand Slam. Itinuturing siya ng marami na pinakamahusay na import na naglaro sa kasaysayan ng liga. Nga lang ay nalulong ito sa alak at droga na dahilan ng unti-unti niyang pagkasira at nagresulta pa nga noon sa kanyang pagkakakulong. Sa ngayon ay naninirahan ito sa Amerika at nagtuturo ng basketball sa mga kabataan. Samantala, narito pa po ang listahan ng ilan sa kanilang mga dating manlalaro, imports at maging mga coach. Bagamat mahigit 3 dekada na ngang wala ang koponan ng Crispa sa liga, ay buhay na buhay pa din sa kanilang mga tagahanga ang saya at alaalang kanilang iniwan, lalo na ang mga manlalarong minsan nilang hinangaan. Kayo mga kabasketball, ano ang hindi ninyo malilimutang kwento at alaala tungkol sa Crispa Red Manizers? At kung meron pa kayong alam na players na wala sa aking listahan, ay mangyari lang pong i-comment sa baba at akin naman itong babasahin. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan nyo akong balikan naman ang panahon at kwento ng koponan ng Toyota at kamustahin ang mga dati nilang manlalaro sa susunod na video. Manatili lamang nakantabay at mag-subscribe sa ating channel at i-on ang notification para malaman mo kapag lumabas na ang kasunod nating video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood mga kabasketball. Ingat kayo palagi.